Sa ilagang bahagi ng Pangasinan, lugar kung saan makikita ang Hundred Islands, ginagawa itong bagong kalsada. Bagamat ilang kilometro pa lang ang nagagawa sa kabuuan ng proyekto, mapapansin naman na unti-unti na itong nagiging popular para sa maraming motorista. Pero bakit nga ba ginawa ang bagong kalsada? Gaano nga ba kaganda ang mga tanawing matatanaw dito? At bakit marami ang napapatigil pag nadadaan sa bahaging ito ng Villa Verde? Halina't samahan niyo po akong bisitahin ang isa sa pinakapinag-uusapang proyekto ng gobyerno sa pagitan ng mga bulubunduking probinsya ng Ilocos at Cagayan Valley Region. Ito ang Pangasinan Nueva Vizcaya Road o mas kilala sa tawag na Villa Verde Trail. Ayan, so ngayon nga pala ay nandito po tayo sa Cabanatuan City at dito na po tayo nag-overnight dahil nga sa yung mga lugar na pupuntahan natin simula ngayong araw ay ilang kilometro lang yung layo mula dito. Halimbawa na lang, yung pupuntahan natin ngayong araw na pinaka-popular na kalsada dito sa boundary ng Nueva Vizcaya at Pangasinan, yung Villa Verde, ay abutin lamang tayo ng halos 2 oras mula dito sa Cabanatuan City. Bago po tayo lumabas dito, pakita ko po muna yung kwarto na naibook natin sa halagang 2,500 sa loob ng 3 nights. Yan, meron po siyang queen-sized bed, merong magandang disenyo, maayos na lighting. Tapos dito, dalawa yung pinto kasi dito, eto yung CR. Tapos dito naman sa kabila, kitchen. Yan, so makikita nyo dito na may mga hugasin kasi wala pa tayong oras makapaghugas dyan. Meron pong mesa, may aircon at may TV. Malakas din po yung internet dito, kaya walang problema. So meron din po palang ref. Para sa mga na-order natin o nabili nating pagkain na hindi natin naubos ay pwede nating ilagay dito. Yan. Mula dito sa bahaging ito ng Cabanatuan ay magta-travel lamang tayo ng halos 2 oras papunta sa San Nicolas, Pangasinan kung saan makikita ang bagong kalsada. Tulad ng mga nakaraang biyahe natin, solo ride pa rin po tayo ngayon. Para mas makontrol natin yung oras, saka hindi pa kasi ako sigurado dun sa pupuntahan natin, kaya mas magandang tayo na muna yung magbiyahe papunta doon. Ano po yung may sabaw niyo dyan? Pinapaitan. Sige, isang pinapaitan. Ito yung pinapaitan. Yan. So dito nga pala sa bahaging ito ng Talavera, marami yung mga riders na tumitigil dito, mga biyahero na kumakain dito kasi isa sa mga pinaka pangunahin po tayo dito ay yung papaitan, yung may sabaw. Sa halagang 85 pesos ay meron na po tayong isang order ng papaitan at isang kanin. Dito sa mga open space ng Nueva Ecija kasi talagang mararamdaman mo yung tulak ng hangin. Pag ganitong kalsada kasi walang traffic, pero diyan ka talaga mapapatigil pag itinutulak ka na ng hangin.
Itong motor kasi natin, magaan. Malaki lang po siya tingnan, pero sobrang gan po nito. Di tulad ng mga big bike na talaga namang mabigat, kaya hindi siya madaling maitulak ng hangin. Ano po yung tawag dito? Singkamas. Magkano po dito per tali? 80 po isang tali niyan. Yan po, 20 piraso yan. Bali 160. Apo. Yung mais magkano po? 35 yung isang ganito. Ano to? Sweet corn? So kailangan po natin to kasi hindi po natin alam kung may makakainan tayo dun sa bundok. Muñoz City. Ayan. So, nandito na po tayo sa Science City at Muñoz ng Nueva Ecija. Ano ba yung pangalan nitong lungsod? Science City at Muñoz o Muñoz City? Parang nakakalito kasi sobrang haba ng pangalan. Ayan, so nandito na po tayo sa bahaging ito ng Nueva Ecija na kung saan tanaw na po natin dito yung mga kabundukang ating tatahakin ngayong araw. Makikita din po natin dito ang ikta-iktaryang taniman ng palay, gulay, sibuyas at iba't ibang mga root crops. No plate, no travel policy. Meron pong checkpoint dito pero wala namang sumisita sa mga pumapasok. Siguro random checkpoint na lang yung ginagawa dyan. Kaya ganyan. Nandito na po tayo sa bayan ng San Nicolas dito sa Pangasinan. Ilang kilometro na lang at mararating na po natin yung bungad ng bagong kalsada. Ayan, so dahil nga sa dito nag-uumpisa etong kalsada dito sa Villa Verde, bit na po natin ang ating tatlong camera setup. Meron po tayo sa likuran, sa harapan, at dito sa ating helmet, at meron din po tayong nakaantabay sa taas. Yon. Okay, so excited na po akong ipakita sa inyo kung gaano kaganda etong kalsada. So ito yung pinaka barracks dito. At nandito yung mga equipments na ginagamit sa paggawa dito sa kalsada. At matapos ang halos 2 hours na travel mula doon sa Cabanatuan City, ay narating na rin po natin sa wakas etong napakagandang kalsada ng Villa Verde. Wow! Grabe! Tingnan nyo naman etong napakagandang view na matatanaw dito mismo sa kahabaan ng kalsada. So dun pa lang sa bungad ay talaga namang hindi na tayo makapagsalita ng maayos dahil nga sa ganda ng view. Parang gusto ko na lang titigan yung tanawin na nakikita natin habang binabaybay itong kalsada. Ayan, so akala ko dati, yung daang kalikasan ng mga Tarim Pangasinan ay yun na yung pinakamagandang kalsada na mayroon dito sa Central at Northern Luzon. Ayan, so hindi ko alam na may ganito palang bagong kalsada na ginagawa dito sa boundary ng Pangasinan at Nueva Vizcaya. Oh,
umaabot sa mahigit 20 kilometers na dadaanan ng ginagawang bagong kalsada ang mga kabundukang nasa sakop ng Pangasinan at Nueva Vizcaya. May lapad itong katumbas ang dalawang lanes, mga guardrails at hindi mabilang na kurbada. Malaking bahagi ng kalsada ay kongkreto na, habang nasa mahigit 3 kilometro naman ang kasulukuyang ginagawa dito. Bagamat hindi pa lubusang natatapos ang bagong kalsada, mapapansin naman dito ang unti-unting pagdami ng mga dumaraang motorista na ang iilan ay nanggaling pa sa malalayong probinsya at lugar sa Metro Manila. Sige! Iyon, galing pa po kayo saan? Manila po. Manila? So, ingat po kayo sa biyahe. Sige, picture tayo. 1, 2, 3. Thank you. Yan. Thank you. Ingat kayo, ha. Ingat. Okay, so may nadang subscriber. Akala ko, yung view, yung tinitingnan nila dito. Itong motor pala natin. Palagi daw nilang pinanonood yung ating video, kaya ayun, namukaan tayo. Sila, yung mga four wheels, ay walang problema kung sakaling aakyat man sa bahaging ito ng kalsada. Kasi apat yung gulong, hindi madaling dumulas. Ang problema, yung mga motor. Kasi pag ganitong motor yung dala natin, tapos tadaan tayo dyan, ay talagang may posibilidad na dumulas yung gulong. Ang delikado pa dyan, wala pang mga harang itong bangin. Kaya pag dumulas ka, nagtuloy-tuloy ka dito sa bangin, tsak, one way na biyahe. Wala nang balikan. Dahil nga sa nakakalulang taas na abot sa mahigit 800 meters above sea level, kaya matatanaw mula dito ang mga naggagandahang kabundukan ng Pangasinan at Nueva Vizcaya na bibihira lang nating makita sa social media. Sa bahaging ito naman ng Nueva Vizcaya, matatagpuan ang isang parke na naging popular na sa maraming turista. Maliban kasi sa mga nagtataasang pine trees, matatagpuan din dito ang isang tangke na ginamit pa noong panahon ng World War II. Isa kasi ang lugar na ito sa mga naging kuta ng Hapon noong kasagsagan ng pandaigdigang digmaan. Mabalik naman tayo dito sa Villa Verde dahil sa hindi birong taas ng lugar na ito, kaya madalas mangyari dito ang makapal na fog, pabugsubugsong ulan, at malamig na temperatura. Lagyan natin ng bato itong motor kasi parang tinutulak po siya ng hangin. Ayan. Napakadelikado ngayon dito kasi maliban sa basa yung kalsada, malakas pa yung ihip ng hangin. Marami kanina yung turista dito pero nung lumakas pa yung hangin lalo ay nagsialisan na sila. Grabe, talagang nangangatog tayo sa lamig dito. Ayan, so nandito po pala tayo sa Malico Viewpoint, isa sa mga popular na lugar dito sa Nueva Vizcaya. Kung wala lang sana itong fog, matatanaw po natin mula dito ang napakagandang view, tanaw yung mga kabundukan. So ngayon wala po tayong matanaw dito kasi parang nasa ulap po tayo. Sa wakas ay pinagbigyan din po tayo ng pagkakataon na makuhanan itong napakagandang view sa gilid nitong kalsada. Yon. Tingnan nyo naman. Wow! So dahil nga sa kasasemento pa lang na itong bagong kalsada, kaya hindi pa po ito pwedeng madaanan ng mga sasakyan. Marami pa yung mga harang dito. At lahat ng mga sasakyan ay dito dumadaan sa rough road. Medyo challenging lang ngayon kasi tingnan nyo, maputik. Dahil nga sa maulan, talagang binigyan tayo ngayon ng adventure. So itong suot nga pala natin ay pangatlong jacket na po ito. Pero ramdam ko pa rin yung lamig sa lugar na ito. Grabe. Parang ito yung temperatura nung nagpunta tayo dun sa Sagada.
sa wakas ay nakita na rin po natin ang pinakamagandang kalsada, mayroon ang Central at Northern Luzon. Nakita po natin dito na talaga namang makapigilini nga yung mga tanawing matatanaw natin yon sa kahabaan ng kalsada. Sana ay na-enjoy nyo po yung ating biyahe ngayong araw at samahan nyo po ako sa susunod ko pang mga vlogs. Huwag nyong kalimutang i-like at i-share itong video na to at mag-subscribe na rin sa aking YouTube channel. Maraming salamat po.